Una-una, hindi pa ho ito final, okay? Meron pang pwede pang i-apila yan. So, hindi pa ho yan ng final. So, wag ho kagad tayong magagalit o wag ho kagad tayong magre-react. Bakit ganun? Ano na mangyayari? Di malaya na naman ang mga demonyo. Hindi, easy lang. Meron pang ano, meron pa ng mga... Kasi maraming dahilan. Diba tulad nga sinasabi ko sa inyo, kasi iba sinasabi nila, eh bakit yung mga nahuli nang may mga ginawang masama, eh bigla napapalaya pa. Remember, the court will only judge according to the evidence presented. Okay? So kung kulang-kulang ang ebidensya, even if yung judge sa tingin niya tama yung sinasabi ng isang partido, hindi ho siya pwedeng mag-judge according doon lang sa sinasabi o paniniwala niya. The court decides according to the evidence presented. Okay? So kung medyo mahina, naku po, delikado. Kaya nga, di ba sinasabi natin, may mga ganyang, hindi ko sinasabi sa pagkakataon na ito, may mga ganyang kaso, mga criminal case, na minsan nadidismiss pa rin kahit huling-huli na sa akto. Kasi nga, mali-mali yung mga sinagmit ng kapulisan natin. Yung judge naman, hindi naman siya pwedeng hindi. Kasi kahit mali yan, tatama natin niya kasi talaga naman siya magnanakaw . Ganon. Hindi ho pwede yun. So, ang korte ay... Nagdidepende lamang po sa... sinasabi ng ebidensya. So, sa madaling salita po, simple lang. Yung sinabi ng korte kasi, naka-base doon sa dating batas. Diba? So, definitely, sinasabi ngayon ng korte, kung meron kang paniniwala or pinaglalaban at ginamitan mo ng dahas, hindi pa pwedeng tawaging terrorism. Kaya lang, remember, nagkaroon na ng bagong batas, which is the anti-terror law. So doon sa anti-terror law, maliwanag. Maliwanag o na pag ikaw nagasik ng ganito, ng lagim o nagaganto ka, pwede kang tawaging o ideklara bilang terrorist group. So sa tingin ko, dito medyo ike-question ng DOJ, malamang, na kaya sila mag-a-appeal, diba, sa Court of Appeals, para sabihin na hindi we have a new law that considered na pag ikaw nag-terrorize ng tao, whether you have a belief, political belief or religious belief, as long as you commit a crime na nagte-terrorize ang tao, pwede kang tawagin terorista. Kasi ang nangyari siguro, malamang, kasi remember, ang korte natin medyo nadidelay. Which is totoo naman. Sabi nga, 2018 pa ito. So, maaaring ang pinagbasihan niya ay lumang batas. And na doon sa lumang batas, hindi sila pwedeng tawaging terorista. Ang nagkaroon na ng bagong batas which is yung anti-terror law. So, mamaya, papaliwanag yan din dito na hindi na siguro mag-a-apply yon. Kaya nga medyo questionable yung desisyon ng korte ngayon. Para linawin natin na yung Anti-Terrorism Act, yung law, which is na published sa Official Gazette natin, 2020. Okay? Etong kaso na ito, 2018. So hindi natin pwedeng i-blame yung court kung ang babasihan niya ay yung lumang batas. Kasi wala pa nga yung 2020 na Anti-Terrorism law o yung act, di ba? Malinaw po nililinaw lang ho natin. Ako hindi ako kumakampi sa korte, pero tinitingnan lang ho natin yung ebidensya. Ito yung sinasabi ng decision ng court. Paano daw kung may political sinasabi ng court kasi yung rebellion na ginagawa na pagka merong yung term na ginamit may political na dahilan, pwede ba 'yon? Ibig sabihin, yun ay hindi considered na terrorism. So, yun ang tinatanong ngayon ni Ed. So, sa madaling salita, sinasabi ng abogado, medyo malabo nga. Which is totoo nga naman. O, diba? Paano kunwari, may ginawa kang act of terrorism, tapos biglang sabihin mo lang, hindi, kasi paniniwala ko ito may pinaglalaban akong religious, sabi ng ganito kong relihiyon, o sabi ng political
agenda namin ay ganito. So medyo malabo nga, 'di ba? Kaya nga sana sabi nito ng abogado na ito eh dapat iano klaruhin ito ng higher court ng siguro sa pag-appeal ng nitong DOJ. Sana nga magaling yung this time magaling yung hindi ko naman sinasabing hindi magaling yung last time, pero dapat magaling ho ito at i-appeal na may paglaban sa Court of Appeal at the same time sa Supreme Court kung umabot man, ha? Which is ganyan ang ginagawa nila ngayon. 'Di ba? Etong mga CPPNP na to, yan ang ginagawa nila ngayon. They're using quote unquote paniniwala nila, political agenda nila, pero in reality some of them are really yung act nila medyo hindi na tama. Kasi anong kinaugnayan ng political na pinaglalaban mo kung meron kang aabusuhin ng mga kabataan, 'di ba? Nakita naman natin 'yan, narinig natin 'yan. May mga inabuso na kabataan sa kanilang mga kampo. Anong kinaugnayan nun sa political na pinaglalaban nila? Sabi nung korte, pag may political na agenda, hindi na matatawag na terrorism 'yun. So sa totoo lang, medyo merong problema. Yung sa tingin ko ha, merong problema ho yung desisyon ng korte. But again, sabi ko nga, baka kasi remember pinag-aralan to 2018 yung Terrorism Act 2020 pa. So hindi naman pwedeng ibe-base niya yung sa batas na 2020, paano niya malalaman yun? So hindi naman siya advance mag-isip. Siyempre kung ano yung batas na meron time na yun. Kaya nga perfect yung anti-terrorism. So ganito yan eh. Kasi halimbawa, kunwari merong instance ngayon, there's a terrorism act. Okay, merong terror na ginawa ang isang grupo. Pwedeng gamitin ng abogado yung batas na dinesisyonan ngayon. Okay? Pero at the same time, yung gobyerno pwede niyang gamitin yung anti-terror law na mas bago. 'Di ba? So, tama nga yung sinabi ng abogado na wala naman masyadong effect itong nangyaring desisyon ng korte. Okay, although it might sound justifiable yung ginagawa ng CPPNPA, pero remember, meron pong bagong batas na anti-terror law na pwedeng gamitin ng law enforcers para humanghuli ng mga gumagawa ng terrorism. Diba ho? Malinaw ho yun eh. Kaya nga, wag ho tayo kaagad medyo, wala na pag-asa. Hindi, meron po yan. Kasi yung decision ng court, yung lumang batas. Ngayon, meron naman tayo anti-terror law. So, pwede naman yan ang gamitin kung merong isang grupo na nagasik ng terrorism. Ah. So, somehow, hindi naman no, katulad ng sinabi ni Madam Hans dya. Sana basta nanira ng property na kasira o nakasakit ay terrorist na. Actually, nandiyan yung sa anti-terror law yan. So, hindi sila makakalusot once ginawa nila yan kasi nasa anti-terror law yan. Yan ang pwedeng gawing basihan ng otoridad para hulihin, dakpin kung sino man yung grupong gumawa niyan.